election period na ngayon. Ang ibig sabihin, nagsimula na rin ang gun ban. At sa video na to ay paliwanag ko sa inyo ano ang tamang ginagawa ng mga members ng security forces para hindi sila mahuli o kaya mag-violate dito sa gun ban exemption na ibinigay sa kanila. Inspired ang aking video dahil doon sa naging problema ng aking kaibigan na si Mylin, na ang isang relative ay nahuli sa kanyang farm dahil sa pagbitbit ng armas, sa paniniwala na irespeto pa rin ang kanyang lisensya at ang kanyang license to own and possess firearms. Bago ko ipagpatuloy ang aking video, meron nga palang nagbe-birthday ngayon na aking kaibigan, walang iba kundi si Katonying Taberna. Bro, happy happy birthday. Harinawa ay marami ka pang taong matutulungan. Shout out para sa tropa ng Philippine National Police, SWAT, sa San Juan City. Ganon din ang aking pagbati para sa tropa ng 15th Scout Ranger Company na nilbihan sa Mindanao. Naanunsyo na ng Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns na binubuo ng COMELEC, ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, ang pagsimula ng gun ban period simula January 9 hanggang June 8, 2022. Ang members ng AFP at PNP ay kasama sa may blanket authority na maging exempted sa gun ban na ito. Ngunit, mayroong mga conditions na dapat sundin ng mga tropa para sila nga ay ma-exempt sa naturang provisions. Ano-ano ba ang mga iyon? Una, dapat sila ay active regular member of the Armed Forces of the Philippines at tipong sumusweldo sa ating gobyerno. Ang ibig sabihin, ang members ng Reserve Force ay hindi kasama dito. Hindi rin kasama dito yung mga agent, informant, o sino pa man na mga kaibigan ng Armed Forces of the Philippines. Hindi consultant, hindi part-time, hindi temporary, hindi contractual, casual, job order employee, confidential agent. Dapat nakasuot ng prescribed uniform at kitang-kita ang kanyang pangalan, ranggo, at dapat may dala na valid AFP issued identification card. Ayala, hindi pwede yung mga ID na may nakalagay Interpol, Detection Group, kung ano-ano yung mga grupo na yan na nagpapakilala na sila ay lehitimo na member ng security force o kaya kaibigan ng security forces. Dapat ang sundalo o pulis ay gumagawa ng actual performance of duty, either papunta sa kanyang duty o pabalik galing sa kanyang tahanan. Personnel may bear, carry, and transport firearms in civilian clothes sa mga kondisyon na ito. Pwede tayong magsuot ng mga kasuotan civilian, civis kung tatawagin. Una, habang gumagawa ng lawful intelligence or counterintelligence gathering activities. Pangalawa, involved sa operations na patungkol sa national security. Pangatlo, in other similar legitimate covert security operations requiring strict operational security and for reasons of personal safety. Yung tipong justifiable na dapat nakasibilyan habang nagbibitbit ng armas. Sunod, he must be in possession of the following documents that are valid throughout the whole duration of the election period. Kung ikaw ay merong government-issued firearm, dapat merong kang letter order or mission order o kaya property acknowledgement receipt or acknowledgement receipt of equipment, yung tinatawag na ARE. Dati kilalang memorandum receipt. Kung ikaw naman ay may personal firearm at bitbit mo ito, ito ang dapat meron kang dala. License to own and possess firearms, certificate of firearms registration, permit to carry firearms outside of residence, o kaya LO or MO. Letter order or mission order. So ayan, malinaw para sa atin na pwede tayong exempted sa pagdadala ng ating mga barrel, whether government-issued o kaya personal firearms, kung masusunod natin ang mga nabanggit ko ng mga kondisyones. Samantala, para sa mga sibilyan, yung lahat na LTOP,
permit to carry firearms outside the residence, o any documents na hawak ninyo ay hindi muna kilalanin sa ngayon except kung makakuha kayo ng certificate of exemption mula sa Committee on the Ban of Firearms and Security Concerns. So para sa ating mga kababayan na dumadaan sa mga COMELEC checkpoints, huwag po tayo matakot. Ito po ang ating tandaan kapag dumadaan tayo sa ating mga checkpoints na kung saan ay andyan ang mga tropa ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines sa joint checkpoints para magpanatili sa katiwasayan sa ating mga lugar. Ang mga checkpoints natin ay dapat properly labeled, may mga signage na makikita, at ito ay mahigpit na ipinapasunod ng AFP at PNP. Kung wala niyang mga signage, illegal po ang checkpoint na iyon. Ang mga makikita natin ng mga tropa na nasa checkpoint ay nakasuot ng full uniform, snappy, mga magagalang, at karespe-respeto tingnan. Ito naman ang isa sa dapat nating tandaan sa checkpoints. You will not be compelled to go out of your vehicles for physical check-up because the inspection is meant to proceed only through visual search. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng pilitin na lumabas sa iyong sasakyan. Sabi ni Police General Leonard Carlos, ang chief ng Philippine National Police, sa kanyang media statement, they will not be required to open their glove compartment, trunk, and bags in case that there is defiance of suspected motorists, a reasonable ground to believe that a person has just committed or about to commit a crime, the PNP personnel will be made to usher further search. So, ang ibig sabihin ay kung wala namang karason-rason o kaya walang nag-tip na iyong sasakyan na yan ay may kriminal na galing ng hold-up o galing sa pagsagawa ng karumal-dumal na krimen, ay hindi maging detalyado ang search na gagawin ng Philippine National Police. So mga kaibigan, ipiniliwanag ko sa inyo na para sa mga members ng security forces, meron kaming blanket authority under the aforementioned conditions. At para sa ating mga kababayan na mga civilian, pwede pa rin kayo magbitbit ng inyong firearms kung meron kayong certificate of authority from the Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. Pangatlo, huwag po tayong matatakot sa checkpoints. Hindi po tayo pupilitin lumabas sa ating vehicle at halongkatin ang lahat ng ating mga kagamitan except kung mayroong matinding rason na tayo ay usisahin ng members ng security forces. So ayan mga kaibigan, paliwanag sa inyong mabuti at kung mayroon pa kayong karagdagang questions, huwag kalimutan na mag-PM sa akin o kaya direktan niyong itanong sa mga mababait, magigiting, magagalang natin na mga pulis at sundalo na nasa COMELEC checkpoint mismo. Sa pagtatapos ng aking video, nais ko palang i-request sa inyo, i-follow at i-subscribe ninyo ang channel ng aking kaibigan, si Carlo Castillo. Ito yon, Ride Away, ang kanyang channel at sundan nyo ang mga kwento tungkol sa kanyang mga travels. Kami mga Maranao ay sumusuporta sa Rangers, the Bulls Club.